Napakasarap po talagang tingnan, di ba? Kahit hindi po tumutubo pa ng malago yung pong mga tanim niyong mga halaman, mga gulay, prutas. Basta makikita niyo pong malinis, mapayapa po ang panahon. Ngayon po ay maaraw, nag-umpisa na po talaga ang summer at marinig niyo po yung mga huni ng ibon, di ba? Sobra pong nakaka-relax. Magandang araw po mga kababayan, welcome po sa Pinilangan Lakbay. Nakikita po ninyo, naglagay po ako ng, inabili po natin sa shop, ito po yung 1 euro, yung maliliit po, 50 cents, di ba? Ang ganda po. Gagawin ko pong raised bed, yan, ayusin ko na po. At doon po, naglagay na po ako nung mini greenhouse, old na po yun, sa dati ko pong yard ko, natatandaan po ninyo. Yun, nailagay ko na po. Tapos gumawa po ako ng mesa, pakikita ko po yung mesa, hindi po makikita sa ganitong angulo. Ayan po yung ginawa kong mesa. O, di ba? Kasi nagputol po ng puno. Sa harap po, nakatambay lang po yan. Pinitik ko na. Hindi, libre lang po. Yan pong pinutol na yan. O, di ba? Tapos yung mga sanga po galing dito sa gubat. O, di ba? Ginawa ko pong paa. Pero nakabaong po yan. Patagal naman po mabulok yung mga paa. Saka wala naman po ditong anay eh. Kaya, diba, dyan po tayo magbumakbang one of these days. Pero ngayon po, gardening muna. Panoorin po muna ninyo kung paano ko hilaturan. Aayosin ko po muna yon yung raised bed, dun po sa harap. Panoorin po ninyo kung paano yung paghihirap ko. Pagdurusaw. Ayan po, naayos ko na po yung raised bed. Lalagyan ko po yun ng dumi ng manok, saka haluan ko po ng bagong lupa. Hindi naman po masyadong marami. Ay, tatanim ko po, meron po tayong peas, iba't ibang klaseng sunflower, companion plants po ito. Ito, bean rose, ito, marigold, at ito po, edible na segu, edible po na bulaklak. Para yung mga insekto hindi po punteryahin po yung mga tanim na. Kasi maglalagay din po ako dyan ng kalabasa kapag tumubo na po sa greenhouse. Ilalagay ko po muna yung mga sanga, kagapangan po ng mga beans bago po maglagay ng buto.
Kasi pag naglagay po tayo ng buto, tapos ang hindi natin matandaan kung saan po natin binaon. Maliban na lang kung hindi po natin tinatabunan yung buto, alam po natin. Pero ito po yung pinakamadali. At syempre, para mas maganda po tingnan, puputulan ko po yung masyadong mataas. Siyempre, papayagan ko po ba na ganyan na lang yan. Meron po akong pamputol. Nabili ko po ito last summer, discounted. O, oh, di ba? Ayusin po natin. Magsasalansan din po ako ng tali para mas madali pong makaakyat po yung maitatanim po nating beans at bulaklak. Ayan, mas maayos pong tignan dira. Ayan po mga kababayan, nataniman ko po ng mga beans, peas, saka mga bulaklak sa gilid. Ah, di ba? Malinis po. At dito naman po, nagputol na po sila ng puno. Yung mga pinagputulan po ng puno, talagang naging ano, yung wood chips po. So kinuli ko, nilagay ko po rin sa isang round po na yun na raised bed sa ilalim. Lagyan ko po muna ng dyaryo, wood chips, tapos doon po tininom yung mga shallots. O diba, ito po yung ginawa kong mesa. Kita nyo nga naman yun. Kaya konting tiyaga-tiyaga lang at talaga naman po nakaka-relax po. Pag ganito po makikita po ninyo. Oh, pagising ko, lalabas ako, makikita ko na po, di ba? Yung mga peas po natin. Si Charo. Ito po mga strawberries, malalaki na rin po. Makikita po ninyo, may ginawa po akong mini greenhouse. Ito po yung last year, yung sinabi ko po kanina. Tanim po sa loob sili, talong, pechay. At nagtanim din po ako ang palaya. At ito po yung pinagmamalaki pong masterpiece. Kasi nagputol po sila ng puno. Sarap, nabanggit ko kanina. E iniwanan lang po dun sa harap. Kasi tapon po nila sa dump site. So, pinitik ko. Delibre naman po yun. At yung, tapos yung mga sangang dati nasa balkon ko po na matitigas na nangwari po ng ibang mga sangang pinagputulan dito sa ligod ng gubat. At pwede na po magluto dito. Cooking show. Mukbang, gardening, di ba? Stable po yan. Nakabaon po sa ilalim yung mga paa. Di ba? Nakaka-relax, di ba? Nadali na naman po natin.
Ano po mga kabayan, maraming salamat po. Huwag niyo na lang pong pansinin yung buhok ko. Dahil maghapon po ko dito sa aking backyard. Basta, lagi po tayong positive vibes. Mag-isip po tayo ng... Wala naman na sarili. Mag-isip po tayo ng mga pwedeng gawin po natin para malibang po tayo. Hindi po dahil na walan lupa. May paraan po lagi sa pagtatanim. Kung meron pong pasensya at kung gusto niyo po talagang magtanim, wala pong excuses. Ano po, maraming salamat po. Basta positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang.